Wala nang sasaya pa sa isang magulang sa oras na ang kanilang anak ay maagang nakapagsasalita at maagang nakakaunawa at nakasusunod sa kanilang mga itinuturo. Para sa kanila, ang mga anak nila ay may taglay na kakaibang katalinuhan. Subalit may mga ibang bata na mayroon talagang kakaibang galing. Paminsan pa na kahit pa nga ang mga nasa hustong gulang ay hindi pa rin naiintindihan. Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako at atin pang mas alamin ang kuwento ng 10 batang henyo sa iba't ibang larangan na Part 2. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, si Alita Andre. Ang 13 taong gulang na Australiana na si Alita Andre ay sinasabing unang natutunan na magpinta nang siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang unang ipininta ay naitampok ng agad sa isang painting gallery. Nang siya ay 2 taong gulang pa lamang, ay nagkaroon naman siya ng kanyang kauna-unahang solong na eksibisyon sa Manhattan. At nang siya ay 4 taong gulang pa lamang, tinawag na siya na ang Prodigy of Colors. Ang lahat ng kanyang 24 na nilikhang sining ay naibenta sa loob ng 1 linggo. Ang presyo nito ay mula sa $4,000 o katumbas ng 192,000 pesos hanggang sa 10,000 pesos o katumbas naman ng dikit na sa kalahating milyon. Number 9, si Judith Polgar. Si Judith Polgar ay isang Hungarian na henyo sa chess na tinagurian na tinuruan ng kanyang ama na si Laszlo Polgar na isa namang psychologist. Na taong 1991, siya ay naging isang grandmaster na sa chess champion. Sa edad naman na 15 taong gulang ay tinalo nito ang record ng chess master na si Bobby Fischer. Sa pangkalahatan, siya ay tinuturing na pinakamalakas na babaeng chess player sa kanyang kapanahunan. Number 8, si Mikhail Chang. Si Mikhail Chang ay isang Amerikano na naging isang tennis professional nang siya ay 15 taong gulang pa lamang. Sa edad naman na 17, si Chang ay nakamit na ang kampiyonato sa Grand Slam Tournament ng taong 1989 sa French Open. Bagamat sa kasalukuyan, si Chang ay nagretiro na, siya ay patuloy na nananatili pa din sa mundo ng tennis at naging isa namang napakahusay na coach. Number 7, Julio Urias. Si Julio Cesar Urias Acosta ay isang Mexicanong profesional na basketball pitcher para sa koponan ng Los Angeles Dodgers sa Major League ng Baseball. Si Urias ay nagsimulang maglaro para sa Dodgers sa edad na 19 na taong gulang at ang pinakabatang starting pitcher bago pa sumali si Felix Hernandez sa Seattle Mariner. Number 6, si Stevie Wonders. Hindi naman papahuli ang tanyag na si Stevie Wonders na bagamat ipinanganak na isang bulag ay hindi nagpatalo sa kapansanan at inabot ang kanyang mga pangarap. Lingid sa kaalaman ng nakararami, si Stevie ay nadiskubre nang siya ay 12 taong gulang pa lamang dahil sa husay at kasanayan sa pagtugtog nito ng piano. Si Stevie ay lumikha at nagpasikat ng mga hit song na katulad ng I Just Called to Say I Love You at Isn't She Lovely? Number 5, si Arthur Rimbaud. Si Arthur Rimbaud ay nagsimulang magsulat sa morang edad at naging isang mahusay na mag-aaral. Subalit inabandona ang kanyang formal na edukasyon ng kanyang kabataan upang tumakas sa kanyang tahanan at tinungo nito ang bansang Paris. Si Rimbaud ay itinuturing na inspirasyon at naka-impluensya sa maraming modernong mga artist na katulad ni Jim Morrison, si Koryak at kahit pa kay Bobby Dylan. Ang unang piyesa ni Rimbaud ay inilathala nang siya ay 15 taong gulang pa lamang at sa edad naman na 16 ay natapos niya ang kanyang obra maestra na pinamagatan na ang Drunken Boat. Number 4, Clara Schumann. Si Clara Schumann na isang Aleman ay isang mahusay na pianista, kompositor at isa ring piano na teacher. Sinasabing si Schumann ay hindi agad natutong magsalita hanggang sa 4 taong gulang na siya. Gayunpaman, siya ay naging dalubhasa sa larangan ng pagtugtog ng piano nang siya ay 7 taong gulang pa lamang. Dahil sa kanyang husay at galing ay nalibot niya ang bansang Europa para sa pagtatanghal at nakamit ang papuri mula sa mga henyo ng musika katulad na lang ni Frederic Chopin. Number 3, si Marie Curie.
Si Marie Curie ay isang physicist at chemist na sinasabi na sa edad na 4 na taong gulang pa lamang ay nagsimula ng pag-aralan ang mga bagay na may kaugnay tungkol sa chemistry at maging sa physics. Si Curie ay ang kauna-unahang nagwagi ng Nobel Prize. Siya ay hindi malilimutan dahil sa kanyang pagtuklas sa radium at polonium at ang kanyang malaking naiambag sa paghahanap ng gamot para sa sakit na cancer. Number two. Si Shirley Temple. Si Shirley Temple Black ay isang Amerikanang artista, mang-aawit, mananayaw at kilalang nangunguna sa box office draw sa Hollywood bilang isang batang artista na nagmula ng 1934 hanggang sa 1938. Sinimulan niya ang kanyang buhay sa pinilakang tabing nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. At dahil sa pagpapamalas ng kanyang husay at galing sa murang edad pa lamang ay naging ganap na siya na isang Academy winner sa edad na 7 taong gulang. Number 1. Si B-Girl Tara. Si B-Girl Tara ay isang breakdancer na ipinanganak at lumaki sa bansang England. Sinasabi na siya ay sinimulang turuan ng kanyang ama ng kanyang breakdancing na koreografiya habang siya ay 1 taong gulang pa lamang. Nang siya ay 1 at kalahating taong gulang, ay nagawa na niya ang kauna-unahang handstand at nagsimula naman ng kanyang pag-breakdance sa edad na 2. Nang taong 2012, siya ay nanalo sa kompetisyong international University Baby Battle sa edad na 6. Subalit sinasabing mas nakuha ang malawakang katanyagan ng bata pagkatapos ng kanyang performance sa 2003 Chalice Battle Pro sa parehong edad na 6. Mga katinagalog, alin sa mga batang ito ang talaga namang kahanga-hanga ang angking katalinuhan? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang ito naman po ay aking abasahin. At yan ang kwento ng 10 Batang Henyo Part 2. Pagpasensyahan nyo na ang boses ni Tinagalog. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Marvin Eric Escobin, TikTok Mashup, Madara Uchihiha, John Benji Varnuevo, Danine Bautista 499, 30mine 16, Fu D, Giancarlo, Vanessa Apilat Galia, at kay Rusty Nails. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel kung nais makapanood ng mga kababalaghan at nakakatakot na video ay add po ang Ligalig by Tinagalog. Kung ang hilig naman po ay ang mga cute na hayop ay ang Orange and Friends po ang nababagay sa inyo. Kung gustong maging updated sa usapang siyensya at mas lumawak pa ang karunungan ay mag-subscribe po sa More Than Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.